Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mulet. Yung tayo muli nandito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat Kapanig TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito nga mga kabalita, na shocked ang lahat, pinakamalakas ng barko sa Amerika, nilabas na West Philippine Sea, bubuwagin na China na taranta. At yung play na natin, wala naman ito. Sinasakop nila yung mga maliliit na bansa at itong South China si gusto nilang makuha lang ang pangyayari. Kaya ho, tayo mga Pilipino, idinadamay na kasi yung West Philippine Sea, nandiyan din katabilang ng South China Sea na gustong-gusto nilang makuha. Hindi lang yung malakay lalim ng dagat. Kung hindi yung lawak at kanilang teritoryong gustong masakop at makontrol, yan ang layunin ng China. Hindi pinapaliwanag yan yung mga pro-China, hindi pinapaliwanag yan. Kasi mabubuko yung kanilang makasariling galaw. Ako sila layunin. Magpalakas na magpalakas at gusto nilang patunayan sila ang superpower na ang mas malalaking mga bansa. Katulad ng Amerika, tulad ng at nung malalaking mga bansa sa European Union. Yun po yun eh. Kaya yung malalaking mga bansa, yung West Country ay sumusuporta sa Taiwan, sumusuporta sa Pilipinas kasi yun na nga yung gusto nilang tinilang talaga. Yung pong foreign minister ng China ay nagpunta ng Estados Unidos at nakipag-dialog sa malatas na opisyalis ng Amerika. Ito na sana siguro ang tunay na kapayapaan, usap para hindi umabot sa anumang magiging gusot dito sa Asia. Alam naman natin na ang nagkahari-harihan dito sa Asia. Parang gusto nilang saka ma-influensyahan ang ibang mga bansa dito, hindi lang ang Pilipinas. At ay maraming nagreklamo mga bansa, hindi lang tayo. So itong pagpunta nitong kanilang foreign minister ng China sa ano po ang mga kairat niya sa mga susunod na araw. At yung pag-uusap na, alam naman natin, lagi nagigiraan niya. Doon sa iso ng China, Philippines, West Philippine Sea, di ba? Ayan po yung isa sa mga iso dyan na alam natin napaka-agresibo yung nakabantay. Ayan, nag-uusap po yung dalawa. Secretary of State at saka yung foreign minister ng China. Ayan o. Parehong mataas na opisyal, foreign minister ng China. Diplomat at saka o Secretary of State. Si Blinken ng sana mapakausapan ng Amerikang huwag tayong inaagawan sa West Philippine Sea. O baka naman iparating ng Amerikang huwag niyong gawin niya sa Pilipinas dahil pagka yan ay ginawa niyo, baka tayo ang magkaharap sa bandang huli. Di ba? Dahil pinanindigan ng Amerika, tutulungan at hindi na papapayaan ang Pilipinas. Kapag patuloy tayo ang aring isa sa topic. At saka siyempre sa kabuuan ng Asia. Kasi yung isa ng South China Sea, marami nang may-ari na. Pagkikinggan, Japan, Brunei at iba pa, at China. Eh ngayon, eh, doon sa planong nilabas ng China, kanila daw ang mga bansang kaitalyado, partner ng Estados Unidos, at definitely ang mga bansang yan ay tutulungan ng China ng Amerika kapag sinaril ng China. Ang South China Sea palang pinag-usapan niya. Ay itong West Philippine Sea, kanilang kinukuha, so kasi magkatabi lang yan. Eh, medyo problema talaga. Kaya ako, sana personal nagpunta yung foreign minister ng China sa Washington DC, sa Amerika. So, sana ko ang misahin niya na sa mga Asyano, kumurin sa mga Pilipino, dahil kung halimbawa ay magkasundo sila dyan at maglaylo ang kanilang pangaharas na sa ating West Philippines at mga mangista at mga risk. Pero kung ibabaliwala at maninindigan ng China sa kanilang mga maling ginagawa niya ngayon, at least malaman niyang hindi pababayaan ng Amerika ang mga Asyano, magandang abangan niya. Development yan kasi nag-uusap, maaaring mayroong positibo, maaaring din namang wala ron ang positibong kasunduan sa kapakanan ng mga Asyano at kapakanan ng mga Pilipino. Ayan, ang importante dito at sa abroad. Halaga po yun, palakasin ang ekonomiya, palakasin ang seguridad, palakasin ang relasyon. Yan ang importante yung magandang vehiklo para sa major development ng lahat ng mga bansa katulad ng Pilipinas. Pero kung pinagsisikapan ng magkaroon ng magandang ekonomiya, magandang yung internal security, pero nagkakaroon ng concern kasi inaagaw tayo ng teritoryo, ibang usapan yun, ino yung masakit at hindi naman pwede. Kasi nga ang pagkakaibigan ay minimitasyon at ang obligasyon ng bansa at ng Pilipinas ay ginagawa sa ilaban ng teritoryo. Yung pula ko. Tayo naman, bilang Pilipino, bilang mamamahayag at vlogger, ay atin pong ipinapaliwanag ang lahat ng ito para maintindihan ito. Sana po makatulong ko sa inyo sa dagdag na kaalaman. Sana po makatulong ko sa inyo sa mga ganitong klase ng mga paliwanag kasi mahalagang tayo ay nagkakaroon ng mga idea at impormasyon na pwede natin sa walang tayong naririnig, bigla lang tayo magugulantang, wala na sa atin ang ating property. Wala na sa atin ang ating teritoryo. May masakit yun. Mahirap magbawi. Kailangan huwag makuha. Kasi ibang level na yung nakuha sa iyo tapos babawiin mo, mas mahirap yun. Mas maganda na napaplano pa lang sila, harangan na. Magpaplano pa lang sila, tutulan na. Yan ang ating ginagawa at ng gobyerno. Yan ho ang maganda, di ba? Patuloy po na nagiging mainit ang mga palitan ng mga akusasyon, warning at iba pa ang Amerika and China.
Hindi lang ho sa iso ng Taiwan ang pinanggigilan ng China makuha ito dahil ginapapayagan ng Amerika na italyado nila ang Taiwan. Ngayon, ito naman hong iso sa West Philippine Sea ang silang pinagtatalunan ng dalawang bansa. Meron silang obligasyon sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty na ipagtanggol ito. Sabi naman ng China, Amerika, wala kayong pakialam. Wow! Sino naman sila na sasabihin mo yung superpower na bansa ng Estados Unidos na walang pakialam? Eh, lahat nga hong bansa sa buong mundo na kaalyado niyan ay kailang sinusuportahan niya. So, iba rin itong paniniwala ng China. Tumiinit po yung sitwasyon sa magkabilang panig. Okay, pero dahil kaalyado natin, meron foreign, independent foreign policy ang ating administration, ayun po yung sinusunod na ipatupad para ipaglaban ang teritory. Hindi tayo makikipag-away pero may mga karapatan tayong ilaban. Kung manindigan ang Amerika na tayo suportahan, yan po'y kanilang obligasyon bilang kaalyadong bansa. Katulad din ang kanilang ginagawa sa Taiwan. Ganun na yung mga pangarap ng China eh. Kuhanin ang mga... Ang hangad po kasi ng China nung araw pa, gusto nila silang maging superpower na hindi naman papayag ang Amerika na. Kaya kanilang gustong makontrol ang South China Sea, West Philippine Sea, at saka po yung Taiwan. Kasi pag nakuha niya yung mga lugar na yun, napakalaki na nila. So hindi papayag ang mga bansa tulad ng Taiwan at ng Pilipinas at ng mga bansang nakiklaim sa South China Sea, Japan, Vietnam, Brunei at iba pa. Hindi papayag yun. Nakaangkinin o duplano na ng China yan. Tapos kanila ang gusto nila, kanila na lang yan. Pati na yung freedom of navigation, air space at maritime ay security gusto makontrol nila. Eh hindi papayag kasi yung pong lugar na yan, daanan ng mga international vessel na nagtitili sa iba't ibang bansa na pupunta kung saan-saan sa buong mundo. Kaya yung pre-navigation hindi yan papayagan ng malaking mga bansang kalyado ng Estados Unidos at iba pa. Eh yun po ang gusto nila. So, hindi papayag ang Estados Unidos, hindi papayag ang malaking mga bansang kalyado ng Taiwan at kalyado China ang Asia. Para sila ay maituring na mas malakas or mas superpower. Yan ang business ng malalakasan, maungusan ng China kailanman. At ang business naman ng China ay palakasin ang palakasin sila. Kaya mas... Chinese propaganda? Yeah, ulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo. Ingat po tayo, lalo this coming midterm election, lalo na po sa presidential election. Malamang sa malamang, yung Chinese government may pinupunduhan po na mga politiko na gusto nilang iupo na dapat sympathetic po sa kanila para patay Malaysia lang yung ating mga leaders habang kinakamkam nila yung ating territory. Yun ang gusto nilang mangyari. Sabi po ni Gibo, hinihimok na lang namin ang pagkakaisa ng ating bansa sa likod ng gobyerno sa ating mga hakbang upang isecure ang territorial integrity at sovereignty ng ating republika. Kaya po, ipinamabuti ng ating pamahalaan sa liderato ng ating Pangulo na mahayag ngayong araw na to upang sa ganon hindi na kumalat ang fake news at anumang espekulasyon. Mm-hmm. At nagpapakalat po ng fake news po yung Chinese government sa pamamagitan ng mga propagandista nila na mga local politicians po. National politician po natin dito sa ating bansa. Pati mga minions nila na mga vloggers. Very active po. Money talks. Para alam ko na niya, Mr. Maravillas, kung sino yung mga nagtatrabaho sa interest ng China. Alam niyo na po kung sino. Yeah, sabi po ni Gibo, kaya maniwala na lang sa ating gobyerno. Huwag po itong maging ugat ng pagtatanim ng fake news ng China at ng iba pa upang tayo ay magkawatak-watak. Dahil sa oras na ito, kailangan po ng pagkakaisa ng ating bansa. Eh, yung iba po, sumasalok ng pundo. Preparasyon po yata sa midterm election at lalo na sa 2028 presidential elections. Pangpalitan niya siguro, Mr. Maravilla, sa confidential fans. O, sabi po rito, Chidoro said the world and the Filipinos must all condemn China's use of brute force in the West Philippine Sea. Ngayon po, kailangan kondinahin ng buong mundo at ng bansa ang illegal at mapaniil na mga aksyon ng Chinese government na labag sa kahit anong norm ng international law, kahit sa ang libro hanapin. Mm-hmm. Meanwhile, sabi rito, Chidoro acknowledged the support of allies in like-minded nations tulad ng Amerika, Japan, Australia, Germany, Canada, the Netherlands, United Kingdom, and European Union. In condemning China's aggression and expansionist actions, we call on our people to stand behind the government in executing our constitutional mandate to secure the national interest
and the West Philippine Sea. Sabi mga kababayan, ng matapang na si Gibo Teodoro, hindi nagkamali mga kababayan yung ating Pangulong BBM sa pagkuha bilang Defense Secretary kay Gibo. Salute to you, sir. Tiroan niya si Inday Mr. Maravillas. Kumusta naman niya Mr. Maravillas, si Inday? Nasa Quezon City Circle po si Inday, oh. Ah, Love Quezon City Memorial Circle. Inday, last week mga kababayan, lumulutag-lutag sa ano, sa kabundukan ng Mount Apo. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga yung mga ilang nagiging tampok na balita dyan dito sa mga Chekwang to, dito nga sa China, na kung saan yung ating bansa patuloy pa rin talaga nga nakikibaka laban dito sa ginagawa nga ngayon ng China o nitong mga Chekwang to, na kung saan ito nga Amerika patuloy tayo nga tinutugunan sa ating mga pangangailangan, no, ukol nga dyan sa nangyayari sa West Philippine Sea, na talagang dito nga may mga pagpupulong na nagaganap dito ukol nga sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea, na kung saan ito nga China kanila nga ito nga talagang nakikipag-dialogo sa kanila. Kung saan dito nga mga kabalita natin patuloy nga yung nagiging hakbang ng mga Chekwang to o ng China na hindi nga maganda dyan sa West Philippine Sea, kaya tuloy talagang patuloy pa rin naninindigan yung ating bansa sa ating talagang ipinaglalaban o ating talagang itinutulak na ating teritoryo o ating talagang nasasakupan ito, at patuloy nga ito talagang sinisigaw ng ating bansa, at ito nga yung mga panawagan na tila nga ba nagkakaroon ng magandang tugon, no, sa mga kaalyado natin at syempre sa mga Pilipino na talagang sumusuporta na atin ang West Philippine Sea, at hindi nga sa mga Chekwang to. Pero na lang sa mga Pilipinong hindi nga talaga suportado yung hakbang ng ating gobyerno, na kung saan patuloy sila nga tila nga ba lulong sa kapangyarihan nitong mga Chekwang to, o sila ay tila nga ba nasasaklawan ng mahika ng mga Chekwa. Mga kabalitan natin, na kung saan talagang ito ya pera-perang usapan upang magpakalat nga ng mga maling impormasyon o yung mga maling tugon laban nga rito sa mga Chekwang to, na kung saan tila nga ba tinatalikuran ng ating bansa para sa pansariling interes at salapi na kanilang makakamkam. Mga kabalitan natin, na kung saan ang kawawa nga syempre yung ating bansa dahil nga sa mga ginagawa ng mga pro-China na to, na tila nga ba pikit mata nga tinatanggap yung mga ginagawa nitong mga Chekwang to. Mga kabalita natin, habang yung mga Pilipino na naninindigan, katulad na lang syempre ng ating Secretary of Defense na si Gibo, patuloy talaga nga sinasagasaan itong mga Chekwang to, o patuloy niyang idinidikdik sa mga Chekwang to na atin ang West Philippine Sea o yung teritoryong pinagtatalunan dyan, na walang karapatan itong mga Chekwang to manghimasok sa ating teritoryo, dahil nga sampid lang sila rito at talagang nakiki-squatter lang umano. Yan ang sinasaad nga dyan ni Secretary of Defense natin na si Gibo nga, mga kabalita natin, na may mga Pilipino talaga na handa talagang makipagpitpitan dito nga sa mga Chekwang to. Makuha lamang syempre yung ating teritoryo, o hindi lamang tayo maagawan o manakawan ng sarili nating karagatan. Mga kabalita natin, na kung saan ito yung mga sampal sa mga maka-Chekwa o maka-China na tila nga ba yung mga ibang bansa na sumusuporta sa atin, talagang patuloy yung kanilang pananalig na talagang makukuha at talagang makakamit natin yung inaasam-asam ng Pilipinas na teritoryo nga. At hindi talaga makukuha o hindi nga makakamkam nitong mga Chekwang to. Na kung saan, pati nga yung may mga dugong Chinese talagang ang nais syempre na sa Pilipinas yung teritoryo na to, at hindi nga sa mga Chekwa o dito nga sa China, na ito nga yung tila nga ba sumasampal ngayon sa mga maka China o talagang humihimod dito nga sa kapangyarihan ng China, na kung saan yung may mga dugo nga Pilipino nga, yung mga Pilipino-Chinese nga, mga kabalita natin, na ang pananaad nila rito talagang pagkundina laban sa mga ginagawang hakbang din ng mga Chekwang to o ng China, dahil hindi rin nila gusto yung nagiging tugon o yung nagiging galawan o yung nakikita nila dyan sa West Philippine Sea na talagang pangaharas at pangbubuli at talagang pang-aangkin ng teritoryo. At tila nga ba ito yung mga sumasampal sa mga makakapal ang muka na maka-China.
na Pilipino pa man din pero kasuka-suka ang ginagawa sa ating bansa na dapat lamang itadyakan papunta doon nga sa China, mga kabalita natin. At yung iba pang mga patungkol, mga pahayag at balita dyan. At kayo, kayo na lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Banat Kapanig TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!